Sa panahon ngayon, lalo na sa bago nating henerasyon, bihira na lamang ang naniniwala sa mga nilalang sa dilim gaya ng aswang, duwende, engkanto, maligno, kulam at iba pa. Subalit, meron ding hindi nawawala ang paniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang kagaya ko. Magandang araw po sa inyo, Karine, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Buboy. Tubong albay at lumaki na tanging pangingisda at pagtatanim lamang ng gulay ang aming ikinabubuhay. Maaga ring binawi sa amin ang aking itay dahil sa sakit sa puso. Sa ngayon, 32 anyos na po ako, Karine. Nangyari ang karanasan kong ito noong 17 anyos pa lamang ako. Tandang-tanda ko pa magpahanggang ngayon ang kahindik-hindik kong karanasan tungkol sa isang mabagsik na aswang kung saan may dugo rin itong mangkukulam at kung paano yon nilalabanan ng aking tiyuhing antingero. Sisimulan ko po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo noong nabubuhay pa ang aking ina. May kaibigan noon si Tio na nagngangalang Nene at Elmo. Madalas niyang isinasama sa bahay ang dalawa. Pero isang araw, nagtaka na lang si Tio dahil sabay na naglaho ang dalawa. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Tio na nagtanan na ang mga ito. Subalit makalipas ang isang taon, muling nagbalik si Nene upang humingi ng tulong kay Tio. Subalit, bigo siyang matulungan ito. Simula rin noon, hindi na muling nagpakita pa sa kanya si Nene. Hanggang isang araw, sumulpot naman si Elmo at sinabing nakalaban umano nito ang aswang. Laking gulat ni Tio nang sabihin ni Elmo na nakasagupa nito ang babaeng naanakan nito. Lahi raw ito ng mga aswang at mangkukulam. Hindi makapaniwala si Tio sa narinig mula kay Elmo. Pagkatapos ng isang linggong lumipas, napag-alaman ni Tio na patay na si Elmo. Pinatay umano ng nilalang sa dilim. Dito ko na po sisimulan ang aking kwento, Karine. Anak! Bilisan mo na! At nang makaalis na kayo ng tiyuhin mo! Mahina, ngunit pasigaw niyang sabi sa akin. Sinunod ko si inay. Nagmamadali na akong kumain nang sa gayon ay makaalis na kami ni Tio Berto. Saktong pagkatapos kong kumain, ay siya ring pagdating ni Tio, bit-bit ang isang balde at lambat. Tapos ka na ba, Buboy? Aalis na tayo kung gayon! Tumango na lamang ako, Karine. Saka binilisan ko na ang aking kilos. Kinuha ko na rin ang dalang flashlight at nagsimula ng ilawan ang madilim at lubak-lubak na daan patungo sa ilog. Pagdating namin sa malawak na ilog, ay kaagad kaming lumusong sa tubig. Subalit, natigilan ako nang bigla na lang humangin ng malakas. Buboy! Bilisan mo na riyan! Opo, Tio! Sinunod ko si Tio Berto kahit nakakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Ngunit, pinili ko pa rin manahimik. Hindi naglaon, nasa gitna na kami ng ilog sakay ng maliit naming bangka. Tara na, Buboy! Bakit po, Tio? Kaunti pa lang itong huli natin, ha? Huwag nang maraming tanong.
mahina, ngunit mariin niyang sagot. Hindi na lamang ako kumontra at kaagad kong sinunod ang sabi niya. Pagdating namin sa bahay, sinabi ni Tiyo sa akin kung bakit niya ako niyayang umuwi agad. Anya, may masamang enerhiya raw siyang nararamdaman sa paligid. Eh, Tiyo, kahit nga po ako kanina may nararamdaman din akong kakaiba eh. Kaya kung wala kang kasamang mag-isda, Buboy, wag na wag kang aalis mag-isa. Malaki ang tiwala ko kay Tiyo dahil isa siyang magaling na antingero sa aming lugar. Marami na siyang napagaling na may malubhang karamdaman. Inilabas niya ang suot na anting-anting na ayon pa sa kanya ay bigay pa raw yun ng lolo niya. Mutya ng agila na kung saan ay nagbibigay umano yon ng kapangyarihan sa may-ari. Pagiging maalam, talino, malakas at matapang. Bukod doon, marami pa siyang panlaban sa ibang pangontra sa mga aswang at maging sa kulam at barang. Nako, mabuti naman walang masamang nangyari sa inyo. Eh wala pa sa ngayon kung hindi tayo mag-iingat. Napatingin ako agad kay Tiyo nang marinig ang sinabi niya. Tila may kalakip yon na pagbabanta. Subalit, tama siya. Mas mainam kung mag-iingat na lamang kami dahil hindi namin batid kung kailan kami aatakihin ng mga masasamang nilalang. Nay! Ano pong gagawin natin sa nahuli naming isda? Naglakad siya patungo sa maliit na cabinet. Saka tinignan kung may pampalasa ba kaming naiwan. Subalit naubusan na kami at tanging asin na lamang ang natirang. Damihan mo na lang yan ng asin. Bukas na ako pupunta ng bayan para mamili ng mga pangangailangan natin dito sa bahay. Kakausapin ko na rin ang kumpare kong si Isko. Nasamahan ako sa panguhuli ng isda mamayang gabi para maibenta na tayo sa palengke. Siya nga po pala, Karine. Si Tiyo ay tumatandang walang asawa. Kaya hanggang sa pagtanda niya ay kasakasama pa rin niya ang inay. Bagay na labis namang ipinagpasalamat ni inay. Silang dalawa lang kasi ang magkapatid. Mas mabuti pa nga, Berto. Huwag mo nang isama si Buboy sa panguhuli ng isda. Alam kong natatakot ang aking ina, Karine. Subalit ng panahong yun, ay sadyang matigas talaga ang ulo ko. Kahit hindi ako pinapayagan ni inay, sumama pa rin ako kay Tiyo. Isang araw noon, habang binabagtas namin ang daan papasok sa kagubatan, ay meron kaming narinig na iyak ng sanggol. Madilim sa bahaging kinatatayuan namin dahil natatabunan ng naglalakihang dahon ng kahoy ang sinag ng buwan. Buboy, wag na wag kang lumikha ng ingay. Saad sa akin ni Tiyo. Napalunok ako ng laway bago unti-unting tumango. Nang gabing yon, Karine, batid kong merong kakaiba sa paligid, lalo't seryoso si Tiyo. Malakas makaramdam si Tiyo. Para siyang ibon na konting kaluskus lang ay nakakaramdam kaagad. Marahil dahil yon sa anting-anting na suot niya. Maya-maya pa, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kwintas. Tiyo, palakas ng palakas ang iyak ng sanggol ah. Shhh, huwag kang maingay. Mariin, ngunit mahinang sambit ni Tiyo. Hindi na lamang ako sumagot pa. Batid kong alam ni Tiyo ang gagawin. Patuloy kami sa pagdalakad.
hanggang sa malagpasan namin ang iyak ng sanggol. Pagdating namin sa ilog, mabilis kinuha ni Tiyo ang dalang lambat at nagsimula ng lumusong sa tubig. Naghanda na rin ako upang tumulong nang bigla na lamang akong nakaramdam ng alinsangan sa paligid. Buboy, dito ka lang sa tabi ko. Tiyo, mas mainam po yata kung bumalik na lang tayo sa bahay. Medyo pabulong kong tugon kay Tiyo. Tinignan niya ako saka tumango. Umahon kami sa tubig at nagpasyang bumalik na sa bahay. Pagdating namin sa bahay, nakita ko si inay na halatang inaabangan ang pag-uwi namin. Ah, mabuti naman at bumalik kayo kaagad. Pumasok na kayo sa loob at huwag kayong lalabas. Bakit, Berto? Huwag nang maraming tanong, Atilita. Pumasok na kayo. Ako nang bahala rito. Tiningnan ko si inay. Sumenyas ako sa kanya na mauna lang pumasok sa loob ng bahay. Batid kong sinundan kami ng nilalang na yon, Karine. Buboy! Halika na! Umiling lang ako, Karine. Dahil may katigasan ng aking ulo, kaya hinayaan na lamang ako ni inay sa labas ng bahay kasama si Tiyo. Makaraan nga ang ilang sandali, biglang umiihip ang mainit na hangin kasabay ang amoy kanal sa paligid. Tinakpan ko ang aking ilong upang hindi na maamoy ang nakakasulasok na baho, subalit lalo lamang itong nanuot sa aking ilong. Magpakita ka kung matapang ka! Alam kong nasa paligid ka lang at nagmamatyag! Pasigaw na turan ni Tiyo. Napalunok ako ng laway nang sa isang iglap lang ay biglang kumalabog ng malakas ang bubungan namin. Halos magiba ito sa lakas ng pagkakabagsak ng nilalang. Alam kong kilala mo ako, Berto! Pasigaw na sambit ng nilalang. Lalo akong hindi nakaimik nang biglang sumugod ang nilalang sa aking tiyuhin. Pero mabilis na nakailag si Tiyo, kitang-kita ko sa malapitan ang pangit na itsura ng aswang. Kulubot ang balat at may hiwa sa bandang noo. Nanlilisik ang mga mata habang nakikipagtagisan ng tingin sa aking Tiyo. Oh naman! Kilalang kilala kita! Mabuti naman kung ganon, kaya tapusin na natin ito! Tinignan ko si Tiyo Berto. Parang wala lang sa kanya na may nakakasagupa siyang aswang. Sa edad niyang 61 ay maliksirin ang kanyang kilos. Ilang sandali pa, muling sumugod ang aswang, subalit naiilagan ni Tiyo. Kaya naman, walang sinayang na oras si Tiyo. Inihanda niya ang hawak na buntot ng pagi, saka ito hinampas sa nilalang dahilan upang umatungal ito ng malakas. Akmang muli itong susugod nang bigla siyang sipain ni Tiyo Berto, dahilan upang tumilapon ito sa malayo. Buboy! Pumasok ka na sa loob! Ano ba't dinaig mo pa ang nanonood ng palabas sa TV? Hindi ka ba natatakot sa nilalang ngayon? Pero sa halip na makinig, sinilip ko lamang ang aswang kung saan ito tumilapon. Subalit wala na ito roon. Nakatakas na ito. Tinignan ako ni Tiyo pagkatapos. Pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Nang makumpirmang wala na ang nilalang, niyaya na niya akong pumasok sa bahay. Pumasok na kayo rito! Utos sa amin ni inay. Pagdating namin sa loob ng bahay,
Nangihinang napaupo si Tiyo sa sahig. Batid kong nangihinayang siya sapagkat hindi niya napatay ang aswang. Simula noon, Karine, hindi na namin nabalitaan kung nasaan na ang aswang na yon. Palaisipan pa rin sa amin kung bakit bigla na lang naglaho na parang bula ang nilalang na yon. Pero hindi tayo dapat makampante na lang. Alam kong hindi lang aswang ang nilalang na yon. May lahi rin siyang mangkukulam. Kaya nagawa niyang magpalit ng anyo. Gaya ng pagpapalit anyo bilang sanggol, magandang dalaga at iba pa. Sa madaling salita, manlinin lang ang mga nilalang na gaya nila. Dahil sa sinabi ni Tiyo ay biglang nanindig ang balahibo ko sa katawan, Karine. Hindi ko lang kasi lubos maisip na may ganoong uri pala ng nilalang. Sa sumunod na gabi, payapa na ang pagtulog namin. Maging ang pangingisda namin ni Tiyo ay tuloy-tuloy na. Hanggang isang araw, napagpasyahan ni Tiyo na turuan niya akong manggamot. Pero umayaw ako dahil wala akong alam at hindi ko rin gusto. Kahit anong pilit pa ni Tiyo na turuan ako, subalit ayaw ko talaga. Hanggang sa nagsawa na si Tiyo at hinayaan na lang niya ako, Karine. Boboy! Mamalengke ka na muna. Naubusan na tayo ng kakailanganin natin dito sa bahay. Wala kasi ang Tiyo Berto mo ngayon. Nasa kabilang baryo. Ginamot si Isko. Bigla na lang daw kasi nagkasakit eh. Magtatanong pa sana ako, pero inapura na ako ni Inay, Karine. Hapon na kasi yun. At nang makabalik ako agad, nang hindi abutan ng dilim sa daan, medyo may kalayuan kasi ang bahay namin sa baryo, kaya kailangang may pondo kami upang hindi magpabalik-balik sa pagbili. Pagdating ko sa palengke, binilisan ko na ang aking kilos. Nang matapos mabili ang kakailanganin namin sa kusina, ay nagpasya na akong umuwi. Subalit, natigilan ako nang mahagip ng paningin ko ang isang babaeng may hawak na bilao. Kasalukuyan siyang nakatayo sa gilid ng daan. May suot na itim na sombrero at laging nakayuko. Dahil lumabas na naman ang pagkamausisain ko, ay dahan-dahan akong lumapit sa kinatatayuan niya. Buboy! Tara na! Tawag sa akin ni Tiyo. Kaya naman, hindi na ako nakalapit sa babae dahil nabaling ang aking atensyon kay Tiyo. Nagtaka ako kung bakit dumating si Tiyo gayong ang sabi ni Inay ay nasa kabilang baryo siya at ginamot niya si Kuya Isko. Tiyo, maayos na po ba ang kalagayan ni Kuya Isko? Oo, sa awa ng Diyos. Magmadali ka. At gumagabi na! Pag-aapura niya sa akin. Inakbayan ako ni Tiyo paalis sa lugar na yon. Subalit bago ako tuluyang tumalikod, ay nilingon ko ang kinaroroonan ng babae. Nakatingin na ito sa akin at kitang-kita ko ang malaking hiwa sa noo niya. Napalunok ako at hindi maiwasang mandiri, lalo't halos malaglag na ang hiwang balat sa noo ng babae. Bakas din sa mga mata ng babae ang galit, bagay na hindi ko mawari kung bakit. Hanggang sa pagdating namin sa bahay, naglalaro pa rin sa aking isipan ang nakita kong eksena sa palengke. Lumipas pa ang mga araw. Halos abala na si Tiyo Berto sa panggagamot niya sa iba't ibang baryo. Dahil may mga bata raw na bigla na lang dinadapuan ng matinding sakit. Merong sumusuka ng dugo, nagtatae na puro tubig, at merong bigla na lang hinihimatay. Nabuo tuloy ang haka-haka ng mga residente sa baryo na baka may aswang na pagalagala roon sa baryo palayan. Dahil doon,
halos hindi na makauwi ng bahay si Tiyo. Anya, hindi naman daw pwedeng pabayaan na lang ang mga batang nangangailangan ng tulong niya. Wala kasing ibang gagamot sa mga bata, kundi siya lang. Di rin naglaon, gumaling na ang mga batang ginamot niya. Basta kahit anong mangyari ha, huwag na huwag kayong magpapapasok ng ibang tao rito. Sinabihan ko na si Isko na kapag may bakanting oras siya, dadalawin kayo rito. Pumunta si Tiyo sa Sursugon dahil may nangangailangan sa kanya roon, Karide. Naisin ko man sanang sumama sa kanya, hindi ko rin naman magawang iwan ang aking ina. Dinadalaw kami ni Kuya Isko sa tuwing bakante ang oras niya. Dinadala niya kami ni inay ng mga prutas at kamoting kahoy. Ilang kilo rin ng bigas na may kasamang tuyo o daing. Kuya Isko, kailan po babalik si Tiyo? Magalang kong tanong sa kanya. Isang linggo pa yata siya ron, Buboy eh. Siya lang kasi ang kilalang antingero dito sa lugar natin at magaling pang manggamot. Tubango lamang ako, Karine. Sa mga oras na yon, batid ko maraming ginagamot si Tiyo sa bayan ng Sursugon. Isang umaga, habang naglalakad ako patungo sa taniman ng aming gulayan, nang mapansin ko ang isang babaeng nakahiga sa dumuhan. Dala ng kuryosidad, lumapit ako sa kinaroroonan ng babae. Kumunot ang aking noo dahil tila mahimbing itong natutulog. Inilapag ko ang hawak na bilao saka siya ginising. Nagpapasalamat ako dahil maayos naman siya, kaya nagpasya na akong tumuloy sa pagdalakad upang makapamitas ng mga gulay. Pagdating ko sa bahay, Karine, nagtaka ako dahil bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig sa buo kong katawan. Nanginginig ang kalamnan ko at butil-butil din ang namumuong pawis sa aking doong. Anak! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko po alam, inay. Bigla na lamang akong dinapuan ng ganitong pakiramdam eh. Maayos naman ako kanina. Dali-dali niya akong pinahiga sa papag. Pagkatapos nun, nagtungo siya sa kusina upang magpainit ng tubig na may kasamang luya. Baka raw kasi nalipasan ako ng gutom o di kaya'y lamig lang ng katawan. Oh, anak! Inumin mo ito at nang gumaan ang iyong karamdaman. Eh sa susunod kasi, mag-iingat ka at alagaan mo ang iyong sarili. Ininom ko nga ang pinakuluang tubig na may luya. Noong una, medyo bumuti naman ang aking kalagayan, Karine. Subalit pagsapit ng gabi, mas lalong lumala ang aking karamdaman. Bagay na labis na ikinabahala ni inay. Nagsimula na rin akong sumuka ng malapot na laway. Mabuti na lang talaga, dumating si Tiyo Berto nang gabing yun upang sagipin ako mula sa mapanganib na sitwasyon. Nausog ka, Buboy! Mabuti na lang at nakauwi ako ngayon. Dahil kung hindi, eh baka bukas eh, pinaglamayan ka ng bata ka. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway nang merong binanggit si Tiyo na lengguahe. Subalit ni isang salita ay wala akong naiintindihan. Nang matapos niya akong gamutin, ay sakalang humupa ang nararamdaman ko. Ay, anong nangyari sa pamangkin mo, Berto? Inusog ng aswang, Ate Lita. Nandito lang sa lugar natin ang nilalang na yon. Ebay, mabuti na lang, dumating ako. Maswerte ka pa rin, Buboy. Kaya mag-iingat ka susunod, ha? Lalo't palagi ako umaalis dito upang manggamot. Laking pasasalamat ko ng panahong yon, Karine, dahil sinagip ni Tiyo ang buhay ko. Simula rin nun,
hindi na ako masyadong lumalabas sa bahay namin. Kapag maipapabili si inay o kaya'y may ibebenta kaming mga gulay sa palengke. Si Kuya Isko ang inuutusan niya sa tuwing may ginagamot si Tiyo sa ibang barangay. Hanggang isang araw, wala na kaming maisaing para sa hapunan. Kaya naman, walang ibang pagpipilian kundi pumunta sa palengke. Nagkataon din kasi, wala noon si Kuya Isko at si Tiyo, kaya ako na ang bumili. Kahit ayaw pa sana ni inay, baka raw kasi mapaano na naman ako. Eh inay, kung hindi ako aalis, sinong pupunta ron? Saka, wala tayong ibang mautusan. Malayong kapitbahay natin. Sige na nga anak, basta mag-ingat ka ha. Magdala ka ng asin at bawang. Si inay talaga, wala nang nilalang na yun inay. Takot na yun kay Tiyo. Basta inay, mag-iingat po ako. Diyan ka na pahamak sa katigasan ng ulo mo, bata ka eh. Inay, mag-iingat po ako. Habang nasa daan, hindi pa rin mawala-wala sa aking isip ang nangyari sa akin ng isang buwan ang nakakaraan. Pakiramdam ko kasi, Karine, hindi malabong maulit na naman yon. Subalit, hindi rin pwedeng si inay ang aalis dahil mahina na siyang maglakad. Makaraan lamang ang ilang minuto, nasa palengke na ako. Binilisan ko ang kilos para makauwi na ako agad. Nang matapos makabili ng bigas, nagdesisyon na akong umuwi. Sa aking paglalakad, Karine, nakasabayan ko ang isang babae. Hindi ko mapigilang mapahanga sa angking ganda ng babae. Maputi, matangos ang ilong at balingkinitan ang pangangatawan. Nagulat pa ako dahil siya rin ang babaeng nakita ko na nakatulog sa damuhan. Simula nun, malapit na kami sa isa't isa. Dinala niya ako minsan sa bahay kubo niya na hindi kalayuan sa kinatitirikan naming bahay. Halos araw-araw rin akong dinadalaw ni Nene, Karine. Nako, Ineng! Mabuti naman at naisipan mong dumalaw rito sa amin. Wala naman po akong ginagawa sa bahay, Aling Lita. Pansin kong laging nakayuko si Nene kapag nagsasalita. Mailap din hulihin ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat ko na lamang ang bagay na yon. Kabilang ni inay sa bahay ng mga oras na yon, nagkataon na wala si Tiyo dahil bumalik siya sa Sorsogon. Meron na naman kasing nabarang daw roon at sinadya pa talagang puntahan si Tiyo Berto sa amin. Noong una, nag-alangang sumama si Tiyo dahil ayaw niyang iwan kami. Subalit, nagmamakaawa sa kanya si Manong Tasyo na gamutin ang apo nitong nabarang. Lumipas ang ilang araw, napagpasyahan kong ligawan si Nene, Karine. Sinagot din naman niya ako kaagad. Umabot din ng halos 2 linggo ang aming relasyon bago yun nalaman ni inay. Hindi naman siya tutol sa relasyon namin, pero nagtataka si inay dahil ni minsan walang nabanggit na mga magulang si Nene sa amin. Ne, nasan pala mga magulang mo? Wala na sila, Buboy. Tumango lang ako bilang tugon. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na siyang umuwi. Maayos naman ang relasyon namin, Karine. Sa katunayan nga, umabot yun ng 1 buwan bago nalaman ni Tiyo. Kaya naman, nais niyang makita ang aking kasintahan para naman daw makilala niya ito. Subalit, nagtaka ako dahil simula nang bumalik si Tiyo Berto galing sa Sorsogon ay hindi na nagpapakita sa akin si Nene. Bagay na labis kong ipinagtaka.
Pinuntahan ko siya sa barong-barong niya, pero wala siya roon maging ang kanyang mga gamit. Kaya naman, dahil doon ay maraming katanungan ang sumusulpot sa aking isipan. Hindi ko tuloy maiwasang pagdudahan siya, pero sa kabila nun, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Berto! May nagkasakit na naman sa kabilang baryo! Medyo pasigaw na sambit ni Kuya Isko. Sa gulat ay hindi na natapos mag-agahan ni Tiyo. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang bag kung saan nakalagay ang gamit niya sa panggagamot at mabilis na nilisan ang bahay namin. Pagsapit ng gabi, nagtaka ako nang biglang nagpakita si Nene. Tahimik lang siya habang nakaupo sa upuan namin na gawa sa kahoy. Maging si Inaylita ng panahong yun ay labis ang pagtataka niya. Bigla na lang kasi itong sumusulpot pagkatapos nitong mawala ng ilang araw. Saan ka nagpunta, ne? Bakit bigla ka na lang nawala? May problema ka ba? Mahina kong tanong sa kanya. Pwede mo ba akong samahan sa bahay ko, Buboy? Matapos sabihin ng katagang yun, ay nagmamadali na siyang humakbang, subalit hindi pa man siya nakakalayo nang makasalubong niya si Tiyo Berto. Bahagya akong lumapit sa kinatatayuan nila nang mapansin kong iba ang tinging iginawad ni Nene sa tiyuhin ko. At sa isang iglap lang ay biglang nagbago ang itsura ni Nene. Mula sa isang napakagandang dalaga ay unti-unting kumulubot ang kanyang itsura. Naging matanda na ito na tila bruha dahil sa buwaghag niyang buhok na animoy alambre sa tigas. At ang nakakaagaw ng aking pansin ay ang malaking hiwa sa kanyang noong. Magbabayad ka, Berto! Hindi ko kayo titigilan hanggat nabubuhay ako! Pasigaw na sabi ni Nene sa aking tiyuhin. Kung ganon, tapusin na natin ito! Umayos ng tayo si Tiyo at umusal ng dasal na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang si Nene naman ay nanggagalaiting sinugod ang aking tiyuhin. Maya-maya pa, bigla akong nangihina at bumagsak sa lupa para akong sinasakal ka rin eh. Humanda ka, Berto, dahil si Buboy ang magiging kabayaran ng kasalanan mo sa akin! Huwag mo idadami rito ang pamangkin ko, Nene! Nagbalot kayo ka pa talaga upang paghigantihan ako! Bakit hindi? Nang dahil sa'yo, nawalan ako ng anak! Dahil sa tulong ng sinag ng buwan, ay kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata ni Nene. Nangihina pa rin ako. Pinilit kong bumangon, pero hindi ko magawa. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Berto! Naalala mo pa ba ang ginawa mo noon? Ginawa ko ang aking makakaya upang gamutin ang iyong anak, Nene. Subalit bigo ako. Lalo't hindi pa ako bihasa sa panggagamot noon. At alam kong ikaw rin ang pumaslang kay Elmo. Huwag mong ipaalala sa akin ang taong yun, Berto. Matagal na siyang buto at isusunod na kita. Dahil pareho lang kayong walang kwenta, tapusin na natin ito! Itinaas ni Nene ang dalawang kamay niya sa kama ibinulong. Ilang sandali pa'y humangin ito ng malakas na may kasamang kulog at kidlat. Sa puntong yun, Karine, muli kong sinubukang bumangon, subalit bigo ako. Kaya ang ginawa ko na lang ay taimtim akong nagdasal sa Panginoon upang malabanan ni Tiyo ang aswang na yun. Nilabanan ni Tiyo si Nene. Pero dahil sa galit at sa pagnanais na makaganti, ay nahihirapan si Tiyo na kalabanin siya. Hindi mo matatalo ang agimat ng agila, Nene!
dahil may taglay itong lakas at kapangyarihan. Alam kong galing ka rin sa angkan ng mangkukulam. Pero walang silbi ang kapangyarihan mo kung gagamitin mo ito sa kasamaan. Tandaan mo, walang makakatalo sa kabutihan. Alam kong mabuti kang tao, Nene. Magpatawad ka na upang makamit mo na ang iyong katahimikan. Natigilan si Nene dahil sa sinabi ni Tiyo. Umiiyak ito at unti-unting lumuhod sa lupa. Kaya naman sinamantala ni Tiyo ang pagkakataong yun upang lapitan ako. Napansin niya kasing nangihina na ako. Inalalayan niya akong makatayo. Subalit paglingon ni Tiyo ay wala na roon si Nene. Nakatakas na ito. Dali-dali akong inihatid ni Tiyo sa loob ng bahay at sinubukan niyang habulin si Nene pero hindi niya ito naabutan. Ngunit bago raw tuluyang makalayo si Nene ay nag-iwan ito ng pagbabanta kung saan ay babalikan umano niya kami pagdating ng panahon. Simula ng pangyayaring yun, hindi na muling nagpakita si Nene. Wala na kaming balita sa kanya. Subalit, makaraan lamang ang isang buwan, ay unti-unti kong napapansin ang panghihina ni inay. Nagpasya kaming dalhin siya sa health center sa pag-aakalang kulang lang siya ng bitamina at para mapacheck up na rin. Pero walang nakitang sintomas sa kanya. Dahil doon, Karine, ay nabahala na ako. Matanda na ako, anak. Kaya ingatan mo palagi ang iyong sarili. Inay, gagaling ka. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ngumiti siya at hinaplos ang aking pisngi. Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi saka ako niyakap. Sa pagkakataong yun, hindi ko maiwasang umiyak. Ginamot siya ni Tiyo at napag-alaman namin na kinulam nga siya. Palipadhangin ang paraang ginamit pangkulam kay inay. Nang mga oras na yon ay wala na akong ibang naisip kundi si Nene. Nabahala ako dahil hanggat nabubuhay siya, batid kong hindi siya titigil hanggat hindi siya makakapaghiganti sa aking tiyuhin. Kahit nasa malayo na siya, ay naghahasik pa rin siya ng lagim. Maayos na ako, anak. Mag-ihaw ka nga ng manok bukas ng umaga. Masarap humigop ng sabaw. Sige po, inay. Salamat naman sa Diyos at dinilig niya ang aking panalangin. Maayos na nga si inay kinabukasang yun, Karine. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala nang nagkakasakit sa amin kahit pa sa sumunod na mga araw. Napanatag na ako kahit papaano. Subalit sa kabila nun, hindi ko pa rin maiwasang malungkot dahil sa nangyari sa amin ni Nene. Tumulo ang aking mga luha habang naalala si Nene. Akala ko sa kabila ng lahat, totoong minahal niya ako, ngunit hindi pa lang. Nilinlang niya lang ako dahil sa paghihiganti niya sa aking tiyuhin. Totoong minahal ko siya, Karine. Subalit, ako lang pala ang nagmahal sa aming dalawa. Hindi ko lubos akalain na aswang at mangkukulam pala ang babaeng inibig ko noon. Hindi na rin niya kami ginambala, Karine. Dahil maibinigay si Tiyo sa amin na proteksyon laban sa kulam at sa iba pang masasamang elemento. Minsan din ay napapanaginipan daw siya ni Tiyo na umiiyak mag-isa habang hinahanap ang anak. Labis umano ang pangungulila nito sa anak. Dahil doon, naisip namin na baka nagawa niyang tanggapin ang pagiging aswang at mangkukulam mula sa angkan nito upang makapaghiganti lamang ito sa aking tiyuhin. Sa ngayon, Karine, pumanaw na ang aking tiyuhin habang si inay, namatay na siya 2 taon matapos maganap
ang pangyayaring yun. Iniwan sa akin ni Tiyo ang kanyang anting-anting. Magagamit ko raw yun pagdating ng panahon. Hanggang ngayon, wala na kaming balita kay Nene kung nasaan man siya. Dalangin ko lang ay sana'y hindi na siya maghasik ng lagim at sana matutunan na rin niyang magpatawad nang sa gayon ay mapalagay na ang kanyang loob at tuluyan na rin niyang mapatawad ang kanyang sarili. Hanggang dito na lamang po. Muli ay magkakasama pa rin tayo sa susunod kong kwento. Wakas.